sa 19. Ngunit 2 milyong trabaho naman sa turismo ay nawala dahil sa pandemya. Paano ito makakapagbigay ng trabaho? Sino-sino ang mabibigyan ng trabaho? Yung mga nasa tourism industry lang o may makikinabang pang iba? Isa-isay natin. Una, siyempre, ang ating mga hotel at saka mga resort. Isama na rin natin yung mga B&B. Mula sa mga tao sa management, mga room attendant, mga bellboy, lifeguard, security guard, maintenance personnel, kahera. Nandyan din yung F&B, yung food and beverage, mga restaurant, mga waiter, mga chef, mga cook, mga dishwasher. Buhay rin ang mga local supplier ng hotel at saka resort, supplier ng mga prutas at gulay, supplier ng karne, tinapay, supplier ng tubig, at iba pang mga inumin. Kasama pa rin dyan yung ating mga talent. Dahil syempre, magpapalabas tayo ng mga cultural show. Ating local singers, yung ating mga local dancers, kasama rin yan na magkakaroon ng trabaho ulit. Ang mga suppliers, syempre, ay may sariling trabahante din yan. Mga driver, mga kahera, kung ano-ano pa. Marami rin mga trabaho na dala ng local tourism, yung ganyan tinatawag na recreational activities. Yung ating mga bankero, nasasamahan yung mga turista sa pag-island hopping, mga tour guide, mga attendant na iba't ibang water activities. Banana boats, scuba, snorkeling, jet ski, ATV, 4x4, lahat yan, yung dinalaro ng ating mga turista. Marami sa mga hotel ay ina-outsource ang kanilang laundry o labahin sa mga maliliit na laundry shop sa paligid. Yung mga laundry shop na yon ay kukuha ngayon uli ng mga empleyado para ma-meet nila ang requirement sa kanilang mga kliyente. Ang isa rin pinakamalaking kita ng ating tourism industry ay ang ating tinatawag na live events at MICE, Meetings, Incentive, Travel Conventions, and Exhibitions. Yung ating mga local festivals, mga kasal, mga birthday, company conventions, lahat yan ay sakop pa rin ng domestic tourism na creates another layer of jobs and requirement. Caterer, videographer, photographer, roadie, show production, entertainer, host, local cultural performance. Siyempre, kasama na rin yung hair and makeup artist, may event stylist, supplier ng bulaklak, light, sound, technician, bouncer, event marshal, truck driver, marami talaga. Hindi rin uuwi ang mga turista na walang pasalubong. Kaya malaki rin ang magiging pakinabang sa mga local MSMEs dahil makakabenta sila ng kanilang tindang souvenir items, local food product, yung mga handicraft, mga t-shirt. Tapos, nandyan, syempre, ang transportation industry. Marami ang nawalang ng trabaho sa ating mga airline. Kung kaya't sana ay makatulong ng malaki itong domestic tourism sa pagbabalik sa trabaho ng ating mga airline flight attendant, airport personnel at lahat sila. Ganun din ang mga public buses, private van rentals, mga ibang transport service providers. Lahat yan ay kasama sa pagbangon. Sa aming pag-iikot ni Mayor Inday sa ating bansa, ito ay isa sa nakikita naming agarang lunas para sa ating mabilis na pagbangon. Napakaganda po ng ating bansa. Napakagaling ng ating mga kababayan sa pag-aasikaso sa ating mga turista. Napakahusay natin sa larangan ng turismo. At ngayon, alert level 1 na sa maraming lugar ay samantalahin na natin ito. Napakalawak po ng multiplier effect ng mga nalilikhang downstream jobs ng domestic tourism. Sa mga nagbabalak pong bumiyahe at talagang sagad na sa pandemic fatigue, unahin po natin ang domestic tourism bago tayo mga ibang bansa. Ito po ang ating unang daan tungo sa pagbago. Lagi pong tandaan sa ating pagbiyahe sa mahal nating Pilipinas, hindi lang ikaw at ako, kung hindi tayo ay sama-samang babalak.